yung regular vlog. Ayan. Nasa biyahe ako ngayon, guys. Alam nyo yung, i-share ko lang, yung buhay OFW, yung homesick na homesick ka sa family mo na, bigla na lang yung feeling na parang gusto mo nang umiyak pero pinipigilan mo. Yung araw-araw na, wala lang, nagdadrama ang lola nyo ngayon, ang inday. Naminis ko yung family ko. I really want to go home back. Pa ngayon. Para kasi naiyak ako ngayon. Kaya sabi ko mag-vlog ako kahit short lang. Nasa biyahe ako ngayon, guys. Day off muna sa work. Doon muna ako matutulog sa friend ko. Ayun, nalituhan na ako. Pinipigilan ko na. Kay Moshe Shapira, Habrosh. Isip ko yung family ko lagi. So, ganito kahirap maging OFW. Wala, naiyak mo ako. Ayaw mo umiyak. Ilan ka muna, iyak ko ha. Hi, Moshe Shapira, Habrosh. Wala ka magawa kung hindi mag-peace. Siyempre, diretsong ilang years na rin ako hindi umuwi kaya namimiss ko yung family ko. Kaso, ayun, tiisin muna natin yung, tinitiis ko muna yung tawag sa kanila. Yun lang muna yung enough. Para makausap ko man lang sila kahit minsan. So, ito yung buhay OFW, guys. Yung pinakakalaban mo talaga is homesick na. Kahit nag-work ka, yes, we are working abroad. And we earn okay naman yung salary. Kaso nga lang, hindi yun enough kasi talagang araw-araw yung bigat dito sa dibdib natin na nararamdaman natin na gustong-gustong makapiling yung pamilya, pero hindi pa pwede kasi ang hirap umuwi ng Pilipinas lalo pag wala kang natapos, wala kang ano. So, ka na haba? Ako iniisip ko, sabi ko, pag umuwi naman ako is ano, madiskarte naman akong tao na kaya ko naman buhayin yung sarili ko, I can provide for my family, pero yun pa rin mahirap, it's not enough. Kaya nga tayo nag-abroad, diba? Tapos hindi rin naman, isa rin sa reason talagang, maraming reason kaya talaga akong lumayo na sabi ko, I need to, kailangan ma-feel ko sa sarili ko na maging independent, kung paano yung maging buhay ko na mag-isa lang ako, na aaralin ko yung mga dapat matutunan sa buhay, ayan, how to be alone, things on your own, o diba? Ayun, bigla na lang akong ano. Every time kasi pag nagde-day off ako, guys, is pag nasa biyahe ako, yun yung buo ko pagpasensya niyo. Pag nasa biyahe ako, lagi na lang akong parang naiiyak na ang loob ko. Lagi na lang ako naiiyak na parang one day, bibiyahe ako na uuwi ako sa family ko. Dito pa talaga ako nagdrama sa vlog ko, no? Pero totoo, guys, miss na miss ko yung family ko. Mahigit 3 taon na akong hindi umuwi. Kasi umuwi sana ako noong September, pero dun nga dahil sa COVID. So, ay, ang hirap ng ganito yung pag laging nasa biyahe ako, pigat sa dibdib ko talaga yung naisip ko na sana'y makauwi muna. I wish for 1 week man lang to be with my family. Pero layo. Kahit swimmer pa ako, hindi ko malalangoy yung dagat. Day off muna ako. Punta muna ako dun sa friend ko para at least man lang makibanting para mabawasan yung loob ko. So yun. Nagdrama lang ang lola niya. Nagmarites. Ang hirap talaga, no? Akala mo is OFW kaya is masaya ka kasi pag sahod, bibili ka ng mga gusto mo, no? Money is not it cannot make you, it cannot complete your happiness na ano, kasi ako rin is talagang ano ako sa family ko, very close din ako kasi everyday naman tumatawag ako sa mama ko, parents natin na, lalo pa sa amin na wala, iyak din talaga. Not enough na tumatawag ka lang, is kulang pa rin. Hala, bakit ako nagdrama? So yun, basta salute sa lahat ng mga OFW na malayo sa kanilang family. Tinitiis nila yung lungkot, yung bigat ng dibdib.
para lang makipagsapalaran sa ibang bansa, diba? So, I salute all OFWs. Hindi rin OFWs, yung mga malalayo sa family nila. Parang yung brother ko, parang OFW din kasi nasa Manila siya. Tapos, madalang siyang umuwi kasi busy nga din sa work, diba? So, ang hirap. Wala. Ano na yung luha ko? Talagang nilabas ko lang yung ano, pinipigilan ko. Hindi ko alam. Every nasa biyahe talaga ako, guys. Ito yung nararamdaman. Ayan, tumitingin sa akin yung driver. Remind you guys, ha, sa lahat ng mga OFWs dito sa Israel, pag nasa bus kayo, huwag kayo masyadong maingay kasi magagalit yung driver. Pero ngayon, hindi siya masyadong nagre-reklamo kasi hindi siguro ako sinabihan kasi wala masyadong pasayeros. Kaya bawal mailay sa loob ng bus kasi syempre hindi nila marinig pag nag-bell yung ano. Hindi may bababang pasayeros. Ayan, nag-drama lang ang hirap. Ang hirap, no? So, miss ko lang talaga. Lalo pag alam nyo yung guys, ito ba yan? Ang likod ng camera ko, ang tripod. Yung tinatanong ako ng mga pamangkin ko na, tita, kailan ka uwi? Sabi ko, malapit lang. Diba? Yung ganun na feeling. Tama na nga ito. So dramatic yan. Nag-drama ako. Diyos ko, babay na.